Good day mga ka-idol! Update tayo sa Game 7 ng semifinal matchup between Barangay Ginebra San Miguel at ng Meralco Bolts. At eto na nga sa pag-uumpisa ng Meralco sa Game 7 sa Batangas na kung saan agad-agad ay makakalaban ng San Miguel kung sino man ang mananalo sa Barangay at Meralco Bolts. At ito na nga, unang tikada kay Stanley Pringle. Si Stanley Pringle, ito at si Scotty Thompson nag-uunahan para makakuha ng puntos. At ito pa, si Christian Standhardinger, isang crossover ang ginawa para maiwan ang kanyang kalaban. Sa tagpong ito, lamang na lamang ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Meralco Bolts. At ito pa, si Ralph ko meron pang isang layup. Score 20-15 lamang sa first quarter ang Barangay Ginebra San Miguel. Sa second quarter, ito na, nag-umpisa na si Stanley Pringle. Uminit na, isang 3-point shot ang pinakawalan para iangat ang kalamangan. Another 3-point shot again ni Stanley Pringle. Pangalawang 3-point shot na ang pinakawalan. Ito pa. Ito naman si Raymond Almasan. Sinagot din ang isang 3-point shot. At si Chris Newsom, sinagot na naman ang isang 3-point shot para idikit ang kanilang score. 28-30 na, lamang pa rin ng dalawa ang Barangay Ginebra. Ito, outside shot pa rin ni Chris Newsom. Lamang na ang Meralco Bolts ng tatlo. Ito pa, si Maverick Anmisi, sasagutin ang pinakawala na 3-point shot ni Chris Newsom. 36-30, anim na nga ang lamang ng Meralco Bolts sa second quarter. At ito na, sa third quarter, sa pag-uumpisa. Ito, si Chris Banquero, pinasa kay Chris Newsom. Another outside shot ni Chris Banquero. Ito naman, sinagot din. Ito pass, outside shot ni Chris Banquero. Wow, nag-iinit na si Chris Banquero sa third quarter ng laban. At ito, si Brandon Bates, talagang sinuportahan din. Nag-iinit na itong rookie na ito. Parang veterano na. Remember, ito yung first time niya sa playoffs. At ito pa, si Cliff Hodge. Talaga naman. Lamang na ang Meralco. 51-60. 9 points. Ito, outside shot ni Chris Newsom. Talagang pinangunahan nila ang kanilang ratsyada sa third quarter. 60-51. 11 ang lamang ng Barangay Ginebra sa fourth quarter. Ito na. Si Japheth Aguilar, meron ginawang siko kay Cliff Hodge dahilan para tumomba ito. Ito pa, si Bong Quinto, sinagot din ng isang ratsyada itong 3-point shot na ito. Wow, talagang mainit na mainit ang Meralco Bolts kahit dihado sa tawagan ng mga referee. Remember, dalawang team foul lang ang tinawag sa Barangay Ginebra, samantala 15 ang tinawag sa Meralco Bolts. At ito na, final. Magtatapat ang San Miguel Vermin kontra sa Meralco Bolts sa June 5. Final score 78-69. At advance na nga papunta sa finals ang Meralco at ito ang kauna-unahan nilang paghaharap sa finals. Samantala, matapos nga ang kabiguan ng Barangay Ginebra na makapasok sa finals ayon mismo kay Homer Sison, isang presumptive trade ang magaganap anytime pagkatapos ng season or konferensyang ito. Isang rookie nga ang pakakawalan at kukunin ng Barangay Ginebra para idagdag sa kanilang lineup paghahanda ito sa paparating na next conference. At ang tinutukoy nga ni Homer Sison, ang rookie ng Terra Firma Jeep na si Stephen Holt. Kamakailan nga ay interesado ang dalawang punan na makuha si Stephen Holt. Ito nga ang kupunan ng Magnolia Pambansang Manok Tiplados at ang Barangay Ginebra San Miguel. Tila yata nagbago na ang desisyon ni Boss Al Francis Chua na ibigay itong si Stephen Holt papunta sa Magnolia Pambansang Manok Tiplados dahil badly needed nga ng Magnolia, rather ng Barangay Ginebra si Stephen Holt. At take note ha, hindi lang daw kukunin si Stephen Holt, pati daw si Arvin Tolentino kukunin na rin ni Coach Jim kung papunta sa Barangay Ginebra San Miguel paghahanda ito sa pagre-rest back ng Barangay Ginebra sa susunod na konferensya. Gusto daw bumuo ng super team ng Barangay Ginebra para hindi na sila muling mapahiya sa Meralco Bolts. Kaya naman gustong risbakan daw ni Coach Tim Cohn ang Meralco rather para hindi na nga muli pang makabalik sa finals. At isa pa,
Hindi lang si Arvin, hindi lang si Stephen. Ultimo, pati si Ray Parks Jr. na nasa free agent market ngayon, nililigawan para maglaro sa PBA, pero hindi sa Tropang Giga, kundi sa Barangay Ginebra San Miguel. Ang mga ito, si Ray Parks, Arvin Tolentino, at si Stephen Holt, ang idadagdag ng Barangay Ginebra San Miguel para sa pagbubuo ng super team. Kaya nga, inaabangan na ng mga tao kung anong gagawin moves ng Barangay Ginebra San Miguel at sino-sino ang mga posibleng pakawalan ng mga player ng barangay or mga future picks para matuloy ang dalatlong ito. Si Ray Parks Jr. pa naman, napakaganda ng kanyang pinapakita sa B-League. Ano kaya ang posibleng mangyari sa Tropang Giga? Sino ang gustong player na ipapalit ng Tropang Giga? Kay Ray Parks Jr. Alam natin na ang Tropang Giga pa rin ang mayroong hawak ng rights kay Ray Parks Jr. Dito lang magkakaproblema ang Barangay Ginebra San Miguel pagdating kay Ray Parks Jr. dahil sa Tropang Giga. Siyempre, ang Tropang Giga hindi basta-basta ibibigay si Ray Parks Jr. nang ganun-ganun lang sa Barangay Ginebra nang hindi mabigat ang kapalit. Pero pagdating kay Stephen Holt at kay Arvin Tolentino, napakasimpleng galawan lang ang gagawin ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam naman natin na ang Terra Firma at ang Northport Batang Pier ay mga farm team ng San Miguel, ng Magnolia at ng Barangay Ginebra na kung gusto nilang kumuha ng mga player anytime ay pupwede nilang kunan. Kaya ano kaya ang magiging moves ni Commissioner Willie Marshall sa gagawin ng Barangay Ginebra? Papayagan ba niya ang ganitong sistema? Komento na sa banang video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Sir Adrian Dulay, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Ronald Bersubidan, Kagawad Katsakinudukusin ng Hagonoy Bulacan, at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV. Marami pong salamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Pakibisita rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipalo, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.